Hebrews 1:1 to 2. Long ago, in many ways and at many times, God's prophets spoke his message to our ancestors. But now, at last, God sent his Son to bring his message to us. Merong mensahe ang Panginoon na hindi naging kasing linaw na naging mensahe ng mga naunang nagsalita, ng mga propeta. Jesus is the final, definitive messenger of God. Ang pagpapadala sa Panginoong Jesus ay pagdadagdag, paglilinaw sa mensahe ng Diyos sa tao. John 1:14, from Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. It means that before Jesus, not all of God's kindness and not all the truth of God has been revealed. Pero sa kanyang pagdating, naganap ang maganda at kumpletong pagpapakilala sa tao sa Diyos. The message of Jesus is about all the kindness and all the truth of God. Not only partial kindness, not only partial truth, but all the truth and all the kindness of God. The message of Jesus about the Father is the most accurate message about God ever heard by man. The image of the Father is best defined and shown by Jesus. Maraming pagpapakilala ang Diyos, maraming nagpakilala sa Diyos, maraming nagsalita tungkol sa Diyos. Meron ding mga bulaang propeta na hindi naman talaga ipinadala pero nagpapanggap. Meron naman na hindi kumpleto, hindi ganap ang kanilang pagkaunawa, kaya partial ang pagpapakilala. Pero sabi sa Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. Ang lahat ng hindi nakikita, naalalaman tungkol sa Ama, ay nakita at nalaman sa pamamagitan ng Anak. That's why Jesus is the way to the Father. No one else. He is the way. John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. In a manner of speaking, no one knows the Father except the way Jesus makes the Father known. Nobody beholds the true image of the Father aside from the revelation of the Father through his perfect image, the Son. Jesus also is the way to happiness with the Father. God wants you happy, and God wants you happy with Him. Pero ano ang itinuturo ng Panginoon kung paano magaganap yun? Jesus shows us the Father. But what kind of Father? What kind of Father God does Jesus tell of, show, and present? How to be happy with the Father? Paano nga ba talaga tayo liligaya sa piling ng Diyos Ama? Paano magiging kaligayahan na maging mananampalataya? Ama namin, salamat po dahil sa pagpapakilala niyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Turuan niyo kaming makilala kayo sa pamamagitan ng turo niya. Sa pamamagitan ng frames that He gives us, Lord, we can see you. Lenses that can amplify your beauty, your kindness, your goodness, and your truth. Teach us more about you through the teaching of your Son, Jesus. And teach us how to be happy with you through the way that Jesus tells us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Napakaraming Kristiyano, hindi talaga kilala ang Diyos. Kasi kung kani-kanino pinapadaan ang pagkilala sa Ama at hindi sa pamamagitan ni Jesus. Jesus had always given very, very clear images of the Father through His stories, His lessons, even His parables. Luke 15:11 to 12. Jesus also told them another story. Once a man had two sons. The younger son said to his father, "Give me my share of the property." So the father divided this property between his two sons. A very familiar story, kung isang tinatawag nila, the story of the prodigal son, a story of this family of a father and two sons. So alam na natin yung kwento na yan. Napakapopular na kwento. Itong anak na nakababata, hiningi ang kanyang mana at hinati naman ng ama ang kanyang-kanyang mana na ipamamana sa pagitan ng dalawa niyang anak. So this son only asked for what was legally his inheritance. The father did not problematize this act of the son. Lagi-lagi kasi,
Pag makakarinig tayo ng pangangaral tungkol sa kwentong ito, minamasama agad yung ginawa ng mas nakababatang anak. Pero hindi minasama sa kwento. Look at the text and study the text. Jesus was just telling them a story, and this younger son asked for his inheritance. Only theologians later would demonize this act. But the story itself and Jesus do not demonize the act. Luke 15:13 to 14, sa pagpapatuloy. Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country, where he wasted all his money in wild living. He had spent everything when a bad famine spread through the whole land. Soon, he had nothing to eat. So sa pagpapatuloy ng kwento, makita natin na itong younger son na nakakuha ng mana niya ay nagliwaliw, nagpunta kung saan-saan at nagpakasarap sa buhay. Pero nung maubos na niya ang kanyang lahat ng pera, bigla na siyang walang-wala. The famine spread throughout the land, no? At nagkaroon ng taggutom sa lugar na ito. Pero the famine is not presented by Jesus as a judgment or punishment to the younger son. It just happened. Yun ang nangyari sa kwento. It just occurred. Walang sinasabi si Jesus na dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa kanyang pagkakamali, nagka-famine. Sinabi lang, nagkaroon ng famine. At dahil ubos ang kanyang pera, doble ang kanyang paghihirap. Wala na siyang pera, at kahit may pera siya, wala rin namang makakain sa lugar na yon kasi nagkaroon ng famine. Ano ang lesson nito on how to be happy with the Father? Itong kwentong ito, yung Ama obviously represents God, the Father in heaven. At yung dalawang anak niya lalaki represents two types of believers, two types of people, two types of what you might call today Christians, two types of God followers. Now, the younger son enjoyed a lot. At ito'y minamasama ng maraming preachers, pero hindi minasama sa presentation. Yung interpretation lang later ang nagpasama. But how do you enjoy the Father according to the story and the actions of the son? Enjoy the Father's provisions. Hiningi niya yung mana niya. Mana naman niya talaga, legally, kanya talaga yon, ibinigay sa kanya. Hindi ko lang maintindihan kung bakit minasama ng mga maraming mangangaral later yung paghingi na yon. Jesus did not even condemn this man. That's why this story deserves a second serious reading. Only preachers and readers through history took offense at what he did. But he asked for his inheritance, he enjoyed it all, he became poor, and then incidentally, there was also famine in the land where he went. So here, very importantly, know the Father as Jesus presents him and trust completely in his graciousness. Anong uri ng ama ang ipinakilala ni Jesus sa kwento? Isang amang napakamapagbigay. Hiningi ng anak yung mana, ibinigay. Isang ama na generous, na hindi tumanggi sa hinihingi ng kanyang anak, na yung kanyang anak ay gusto magliwali, hindi niya pinigil. Isang ama na napakaluwag, hindi mahigpit, hindi ka sinasakal, hindi ka tinitipid, at hindi ka laging pinapagalitan. So far, this is the kind of father that Jesus presents. At nung mga original hearers ni Jesus noong panahon niya, siguro na-shock. Kasi ang pagkakakilala sa kanila nila sa Diyos, ang pagpapakilala sa kanila ng relihiyon sa Diyos, ay Diyos na mahigpit. Diyos na laging galit. Diyos na masungit. At Diyos na laging nagpaparusa. Pero hindi ito ang mukha ng Diyos na iniharap ni Jesus sa mga tao. So, how do you enjoy God's presence in your life? How do you enjoy being God's child? Recognize that God is gracious, that God is a giver, and that God does not take it against you when you want to enjoy His blessing. Enjoy the Father's grace. At itong enjoyment, isa pang minamasama ng relihiyon, na parang masamang mag-enjoy, masamang masyahan sa buhay, masamang lumasap ng saya. Hindi ito ang nakikita natin sa kwento. The younger son just enjoyed the Father's grace. And in fact, if we're going to review our spirituality, enjoyment could be the missing element of true Jesus-based faith in the Father. Kung tama na ang representation ng mga old prophets
teachers ng religious system sama, bakit pa ipapadala si Jesus kung uulitin lang niya yung dating naituro at dating alam niya? Ipinadala siya para mas itama ang may kulang, para ituwid ang may liko, para liwanagan ang may kadiliman. Dahil kung kontento na ang Ama sa langit sa pagpapakilala sa kanya ng temple, ng priests, ng mga prophets, ba't pa ipapadala si Jesus? Para lang maging repetitious, para lang maging redundant. May talagang itinuturo si Jesus na gustong maidiin ng kalangitan. At ito ay ang tunay na pagkakilala sa Ama, dahil nga ang higpit-higpit, laging galit at masungit ang Diyos ay pinakilala ng religion sa mga tao. Traditional religion teaches and promotes fear of God. Pero nakita niyo itong anak na ito, hindi siya takot. Hindi siya yung nangangayupapa sa takot, nanginginig sa takot, ayaw na magsalita, ayaw na kumibo. No, in fact, mayroon siyang lakas ng loob na lumapit para hingin patimanan niya. Ibig sabihin, ang trato sa kanya ng Ama gave him a clue, gave him the sign how he could behave. And in this manner, he behaved as a son who was sure that the father was gracious, kind, and giving. Nagkataon lang na hindi niya minaganda, hindi niya pinaganda ang paghahawak ng kanyang pera, naubos ito, at nataon pa na napunta siya sa isang lugar na nagkaroon ng taggutom. Luke 15, 15 to 16. He went to work for a man in that country, and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. So ganun kamiserable yung lugar na naiingit na siya sa kinakain ng mga baboy. Ang kinakain ng mga baboy noon, mga root crops, mga gulay, mga dahon, hindi naman yung mga kaning baboy ngayon na alam natin. So pwede naman talaga kainin ng tao, except that medyo ang baba na ng kalagayan mo economically pag naghangad ka na sa pagkain ng baboy. Luke 15, 17 to 19. Finally, he came to his senses and said, "My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, 'Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. So natauhan siya. Dahil sabi niya, bakit nga ba ako nagtsatsaga dito? Gutom na gutom ako. Samantalang sa bahay ng aking ama, pati mga katulong, masarap ang kinakain. No? So, uuwi ako, hihingi ako ng tawad, sasabihin kong nagkasala ako laban sa Diyos at laban sa inyo, at hindi na ako karapat-dapat na ituring na anak. Ituring nyo na lang akong empleyado. Magtatrabaho na lang ako dito, alilang kanin, sweldo ko na lang pagkain ko. Kesa doon sa pinagtatrabahuan ko, wala na ngang sweldo, wala pang makain. Still, it's a better deal." You can see here that Jesus, the storyteller, does not judge this young man. He does a self-appraisal. Siya ang nagsabing, nagkasala ako, hingi ako ng tawad, pero walang nagsabi sa kanyang, makasalanan ka, mali ang ginawa mo, sa kanyang pagbubulay-bulay, sa kanyang pag-iisip. It dawned on him that it would have been better had he not done it that way. Na siya'y nagkasala, nagkulang siya sa mas tamang dapat gawin, at sabi niya, aaminin ko ang kasalanan ito, magpapakumbaba ako, pero mamamasukan na lang ako bilang katulong man lang para makakain. Luke 15:20, the younger son got up and started back to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. Mabait ang pagkakilala nitong bunsong anak sa kanyang tatay. Kilala niya enough. He knew his father enough to the point that he was confident that he would be taken in as a servant. That the father would not be vindictive, would not punish him, but would take him in as a servant as he volunteered. Pero higit pa ron pala ang dapat niyang makilala tungkol sa kanyang ama. Bagamat alam na niyang mabait, kaya hiningan niya na kanyang mana, alam niyang mabait, kaya bumabalik siya bilang katulong na lamang. Pero ang hindi niya inakala, sobrang mas mabait pa pala yung tatay niya kaysa sa pagkakakilala niya. Na ni hindi siya sinisi, hindi siya pinagalitan nung makita siya.
Malayong malayo pa lang siya, nakita na siya yung tatay pa ang sumalubong, niyakap siya at hinagkan siya kahit sa amoy baboy. Kahit hindi na siya presentable tulad ng kanyang pagkakaalis. So this young son knew that his father was good and kind, but he should have known much better. Mas mabait pa pala at mas mapagtanggap at mas maibigin higit sa kanyang pagkakakilala. Niyakap siya, hinagkan. Hindi na kailangan magsalita pa. Action speaks louder than words. So how do you become happy with the father? Learn from this son. Go. Return to the father when mistaken. Return to the father. Go to the father in times of need. Kahit hindi mo deserve. Kahit ikaw na nga yung may utang, ikaw na nga yung nakagawa ng hindi kagandahan, huwag kang magatubili, huwag kang mag-alinlangan na bumalik. Magbalik loob. Kumisan yung mga nagkakaroon ng mga problema sa buhay, naliligaw ng landas, hindi makabalik-balik sa church kasi nahihiya sa mga kapwa members. Kasi nga, mas mahigpit pa yung mga kapwa members kaysa sa Diyos. Pero itong Diyos na ipinapakilala ni Jesus, welcome ka anytime gusto mong bumalik, no questions asked. Walang mga requirement. Niyayakap ka agad, sinasalubong ka pa, hinahaggan ka pa. So yun ang dapat nating alalahanin. Mabuting hindi tayo lumalayo, hindi tayo umaalis, pero kung sakali man na nagkaroon tayo ng ganong uri ng pagkakamali, bumalik ka, huwag sabihing nakakahiya naman bumalik. Bumalik ka kasi gustong-gusto ng Diyos na bumalik ka. Magbalik loob. Lumapit muli. No questions asked. This kind and loving Father will hug you and embrace you. Luke 15:21. The son said, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Sabi, hindi na ako bagay na yakapin, hindi na ako bagay na hagkan. Nagkasala na ako, nagkamali na ako, winaldas ko na yung mga kayamanan na binigay mo sa akin. Hindi na ako karapat dapat sa ganitong klaseng treatment. So how do you become happy with the Father? Be humble. Admit your mistake. And seek forgiveness from the Father. To be happy, or to be happy again, you need to be forgiven. You need to be restored. Huwag na tayong bumalik na parang gusto lang natin maging katulong. Willing na willing yung Diyos na tanggapin tayo ulit bilang anak. Ganon siya kabait. Nakakalungkot, hindi kilala ng Israel yung ama na yon. Kasi ang ipinapakilala ng religious system sa kanila ay isang amang laging galit, laging kailangan ka mag-offering, laging kailangan ka na magbigay ng mga bayad sa iyong mga kasalanan, mga sin-offering, lagi ka dapat na nagko-confess, nag-aayuno, pinapahirapan mo yung sarili, pinaparusahan mo yung sarili. Yan ang nakalakhan nila na paniniwala. Kaya itinutuwid yon ni Jesus. Luke 15:22-24. But his father said to the servants, Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. This son of mine was dead but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. Hindi pa pala best yung nadala niya mga damit na namana niya. Nung bumalik siya, sugatan, psychologically, emotionally, gutom, nangangayayat, nung panaibigay sa kanya yung best. So you see, kahit marami na tayo natanggap sa Panginoon, nagkamali pa tayo, the best is still to come. Hindi mo kayang ubusin ang kabaitan ng Diyos. Hindi mo kayang ubusin ang kanyang kagandahang loob. Kaya huwag tayong mag-aatubili. At pinakinggan ba ng ama yung kanyang pagsusumamong, huwag nyo na akong tawaging anak, huwag nyo na akong bihisan, huwag nyo na akong yakapin. No, sabi niya, bigyan ng singsing. Meron agad symbol na tagapagmana na naman siya, may singsing na naman. Bigyan nyo ng sandals. Ibig sabihin, prinsipe siya ng bahay na yon. Kasi yung mga
hindi member ng royal ng household, eh wala naman silang sapin sa paa. So umuwi siya nakayapak. Sabi, bigyan ng sandal siya. Sabi ganoon, para na siyang namatay pero ngayon nabuhay na muli. Nawala na siya sa atin pero ngayon natagpuan siyang muli. Sabi ganoon, yung pinakakapataba-pataba natin na hayop, katayin, tayo ay magparty. Let us celebrate. So the father does not dramatize his son's self-abasement and self-judgment. Hindi niya binili yung kwento na wala po akong kwenta, nagkasala ako, patawarin niyo ako. Hindi niya binigyan niyo ng pansin. Hindi kailangang patawarin ng ama kasi nung paman, pinatawad na. Hindi kailangan ng patawad kasi sa puso niya, hindi naman niya itinakwil. So hindi niya kailangan tanggapin muli. Hindi niya itiniwalag sa kanyang pamilya, so hindi niya kailangang ibalik. Sabi niya, hindi ka nawala. Physically lang nawala ka dyan. In your mind, nawala ka. But not in my heart. Not in my inventory. You've always been a part of this household. Kaya i-restore siya. No? The father gets busy restoring his son. Tayo, pag may nagkamali, member ng family mo, kaibigan mo, o member ng church, pagka nakita mo una, anong gagawin mo? Papagalitan mo. Judge mo. Sisisihin. The father did not do that. And if the father did not do that, what is your business doing that? Kung nagkasala, nagkulang man itong taong ito, yun ay sa kanyang ama. At yung ama hindi nanumbat, hindi nagtuos, hindi naningil. Tayo pa na tumatanggap din ng kabutihan ng Diyos, tagatanggap din tayo ng kanyang mga ibinibigay. Sino tayo para manumbat? Paano tayo maghusga at magtuos at magparusa sa ating kapwa? Hindi kasi kilala ng mga tao ang Diyos, kaya ang kilos natin, akala natin nakakatuwa sa Diyos na nagja-judge tayo, nanguhusga tayo, nagpaparusa tayo. Kasi ang akala natin, yun ang gusto ng Diyos. Maling-maling imahen ng Diyos na iniukit sa ating isip ng napakatagal na panahon ng ating religious miseducation. Kaya si Jesus, ina-educate niya yung mga tao about the real Jesus, about the real Father, about the real God, na ituwid ang maling pananaw tungkol sa Diyos. Mapagmahal siya, mabait at mabuti. At kung ikaw ay nagkamali, napahiya, nasira, nawasak, nadapa, sa Diyos ka dapat unang-unang bumalik kasi siya ang unang-unang tatanggap sa'yo ng walang patakaran. Hindi ka dapat magatubili. Hindi ka dapat magalinlangan. You should not hesitate to go back to God because as far as God is concerned, you never leave because you're always in God's heart. How much do we know God? Laging matakot ka sa Diyos, magagalit ang Diyos, paparusahan ka ng Diyos, yun ang nakaukit sa ating utak. At yun ang itinutuwid ni Jesus. How do you become happy with the Father? Accept. Receive the Father's gracious restoration. Dire-restore ka. Dinubuong mali, dinadamitan, dinidignify, tanggapin mo. Alam mo, alam kong hindi natin yung deserve. But that is God's pleasure. That is God's happiness. So tanggapin mo. Be a gracious and a thankful recipient of the Father's goodness. Remember that the Father in this story represents God. The God that many so-called believers do not really know nor appreciate. So Jesus came to show us the way, to show us God, to show who God really is. Meanwhile, may kapatid, di ba? Alam nating may kapatid pa to, yung mas matandang kapatid. Na sa tingin ng iba, mas batinong kapatid. Luke 15, 25 to 32. The older son had been out in the field. Uliran. Nagbubukid maghapon. Hindi naglakwatsa. Hindi gumastos, no? But when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" The servant answered, "Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry that he would not even go into the house. His father came out and begged him to go in,
But he said to his father, "For years I have worked for you like a slave and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. This other son of yours wasted your money on prostitutes, and now that he has come home, you order the best calf to be killed for a feast?" Pag-uwi ng kuya, niya, bakit nakakagulo? Anong nangyayari sa bahay? Akala naman ng servant, matutuwa yung kuya tulad ng pagkakatuwa ng tatay. Umuwi na po ang kapatid niyong bunso. Nagpakatay ng pinakamatabang hayop ang inyong ama, kaya meron tayong piyesta. Ayaw niyang pumasok, nagalit. At nung ang tatay ay lumabas, hinihimok siyang pumasok. "Hindi ako papasok, ayoko. May taon-taon, ang haba-habang panahon, nandito ako, nagpapakapagod, nagbubukid, nagtatrabaho, naglilingkod ako sa inyo. Ni isang maliit na kambing din niyo ako nabigyan para ipakatay ko at magpakakain ako ng mga kaibigan ko. Tapos itong walang kwenta niyong anak na ito, na inubos ang inyong pera, nilustay sa pagwawala, umuwi ng ganyan, ipagpipiesta niyo." Nagalit. His father replied, "My son, you are always with me, and everything I have is yours. But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, and he's now alive. He was lost, and has now been found." Ang bait-bait niya sa bahay, masama pala loob sa kanyang pagbabait-baitan. In a manner of speaking, straight na straight yung buhay niya, banal na banal, walang ginagawang mali, hindi nagpa-party. May kinikimkim naman palang kulo sa loob. Kaya galit na galit siya sa kapatid na nag-enjoy, kasi siya hindi nag-enjoy. So, ang galing-galing niya naman. Ako nagtatrabaho dito, yung naglustay na yan ay pagpa-party. Sabi ng tatay, problema mo yan. Bakit? Hindi ba lahat ng sa akin sa iyo din? Kung yung kapatid mo na yun, binigay ko yung kanya, bakit humingi ka ba? Pasensya ka kung hindi ka nag-enjoy. Choice mo yan. Tapos ngayon, susumbat mo sa akin na hindi ka umalis sa pagtatrabaho sa bukid. So niya, kailangan natin magalak dahil ang anak mo, ang anak ko na kapatid mo, bumalik. Para nang naituring na patay, ayan, buhay na. Hindi ka ba dapat matuwa? So merong negation itong ating lesson. How not to be happy with the father. How not to be happy with your religiosity. How not to be happy with your spirituality. How not to be happy that you're a Christian. Be like the older brother. Magpaka-straight-straight ka sa buhay, tiisin mo lahat ang gusto mong gawin, magtipid ka na magtipid, parusahan mo ang sarili mo, tapos magreklamo ka na ginawa mo yun. Kaya hindi sasaya. Sacrifice needlessly. Sabi nung tatay, nandito ka lagi, ba't hindi ka nagpiesta? Sino may sabi sa'yo huwag kang magpiesta? So ayaw mong, para hindi ka sumaya sa pagiging mananampalataya mo, tikisin mo lahat ang gusto mong gawin, huwag mong gawin na masarap, huwag kang mag-enjoy sa buhay, pero huwag kang magreklamo. At huwag mainit ang ulo mo doon sa mga tao nag-enjoy. Kasi hindi ka nag-enjoy, gusto mo huwag din mag-enjoy ang iba. Kaya mga sobrang mga religyoso, mahirap kasama, mga killjoy. Mapalakas ka lang ng tawa, ihirapan ka. Pag nag-enjoy ka ng kumain, gluton ka na. Pagka nagsasaya ka na, parang masama ka na. Yung pala, inggit lang. Kasi siyempre, gusto mo rin naman mag-enjoy sa buhay. Kaya sabi nung tatay, "You've always been with me. What's your problem? You saw that your other brother asked for his money and I gave it to him. Why didn't you ask?" How to not enjoy your spirituality? Do not know, do not appreciate, and do not enjoy the father's loving kindness. Ituray mo ang Diyos na laging galit, nakakatakot, lagi nagpaparusa, para lagi ka matakot, para lagi ka mag-guilty. Do not get and have your own fun and happiness. Yun ang style ng pangalawang anak. Yun ang style ng maraming relihiyosong tao. Yung mga hindi masaya sa buhay, gusto nila walang nage-enjoy. Kaya kadalasan, kung meron tayong mga uncle, mga tia, na mga hindi masaya sa buhay nila, ang sungit-sungit sa mga pamangkin. Subukan mong sumaya yan. Yung auntie mo na masungit, subukan mo magkaroon niya ng papa. At nage-enjoy sa buhay, biglang luluwag yan. Kasi lang sikil, no? Repressed. Kaya masungit ang ugali niya. Hindi kasi siya masaya. So pasayahin mo ang sarili mo para maging mapagpasaya ka rin ang iyong kapwa.
you do not want to be happy with the Lord, go ahead. Do not enjoy your privileges like the elder son. Remember that the father in the story never raised an issue against the younger son. It was the older brother that raised the issue. At sa ating spiritual life, madalas ganyan. Hindi naman Diyos ang umuungkat ng ating mga pagkukulang, ng ating mga pagkakamali. Kapwa lang natin, mananampalataya, kapatid lang natin sa Panginoon, ang ungkat ng ungkat dito. Ang buklat ng buklat at husga ng husga. Ang linaw ng kwento eh, mas linaw pa ba ang any other illustration? And it came from Jesus himself. So, the younger son had his cake and ate it too. Sinong naiinggit? Magalit. Pero sinasabi ng Lord, eh kayo din, pwede nyo naman gawin yan ah. Bakit? Pinagalitan ko ba? No, hindi tayo kontento, kailangan pagalitan. Kaya kahit sa kwento, hindi pinagalitan ng ama yung anak, pag ipinreach na yung kwento, papagalitan ng preacher yung bunsong anak. Madadaig pa ang Diyos sa higpit. But let's stick to the story. The father never raised an issue. The father just quickly restored the son and gave him even the best robe that he never had before. This is the father's grace. Do you know about the father's grace? What do you know about God? What kind of God do we present to children? Kung nagpe-present tayo lagi, panakot natin ang Diyos, panakot din yung pastor. Pag may malikot na bata, ayan na si pastor. Yung panakot, ayan na ang Diyos, magagalit ang Diyos. Laging gusto nating dumali ang pag-control natin sa kapwa, Diyos ang ating isasangkalan at gagamitin, and in the process, we misrepresent our loving God. How to not be happy with the Father? Hold grudges. Naglilingkod ka? Magtuos ka. Pagka hindi ka nabigyan ng recognition, magalit ka. Isama mo ng loob. Para hindi ka masaya. Madali namang hindi sumaya eh. Gawin mo yun. Hold grudges against the Father. Magtampo ka sa Diyos. Donate ako ng donate. Serve ako ng serve. Kanta ko lang kanta. Tapos may hinihiling lang ako. Hindi ko natanggap. Magtampo ka para hindi ka masaya. Hold grudges against people who enjoy themselves. Yung mga iba, pag nakakakita ng mga sa tingin nila makasalanan, sasabihin pa, darating ang araw nila sa impyerno. Tuwan-tuwa pa na pupunta iba sa impyerno. Kasi kami inggit. Kung talagang may pagmamahal ka sa kapwa, hindi mo iibigin ang mangyari sa kanila. Kaya madaling suriin ang sarili kung tayo ba yung anak number one o anak number two. Enjoy life. John 10:10, sabi ng Panginoong Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. Huwag laging guilt trip. Huwag laging pagiltihin ang kapwa. Be thankful for the Father's lavish love. Ang luho talaga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi mo masukat, hindi mo maubos. Enjoy it. Because that's what God wants you to do. And do not sacrifice needlessly. The Lord does not seek sacrifices. Mabuti ang layunin sa atin ng Diyos na ipinakita sa kwento. So be happy. Strive to be happy. Work at your happiness. Ikarir nyo na sumaya. Hindi kasalanang sumaya. At sa ating paghahanap ng kasiyahan at nagkamali ka, kinapos ka ng kabanalan, ma-realize mo yan, magbalik loob ka sa Diyos, magpa-restore ka, huwag mo nang tagalan. Yung iba, huy, bakit hindi ka bumabalik sa church? Kasi inaayos ko muna yung buhay ko. Nakakahiya naman sa Diyos. Gusot-gusot ka, gulo-gulo, doon ka bumalik. Hindi kailangan ayusin mo muna bago ka bumalik. Diyos nga ang mag-aayos eh. Diyos ang magre-restore. Pero dahil na-condition tayo to think na ang Diyos ay naglalagay ng mga patakaran para katanggapin, kaya handa mo muna yung sarili mo. No, as is where is, lumapit ka. Because God loves you. Yun ang dapat nating maintindihan. Loving ang Diyos. And as you enjoy God's love, let others enjoy the Father's lavishly gracious love. Huwag natin pagkaitan ng ating kapwa ng kabutihan ng Diyos. Huwag natin silang sikilin, pigilin. Hayaan natin silang makitungo sa Diyos. Kung may kulang sila, sa Diyos sila humanap ng kapuanan. At kung meron silang pagkakamali, Diyos ang bahala sa kanila. Hindi tayo ang Diyos.
We are just fellow seekers. We are fellow recipients of God's grace and goodness. Hindi ka tagabantay ng kabanalan ng iyong kapwa. Kung babantayan mo man para mamahalin, para mo ibigin, para mo i-restore, hindi para mo husgahan at pagalitan at takutin. Tanggalin natin sa image, sa ating isip, yung Diyos na galit. Yung Diyos na lagi nagpaparusa. Hindi yun ang image na ibinibigay ni Jesus sa atin. Ama namin, turuan niyo po kami. Ituwid niyo po kung mayroong liko na pananaw kami tungkol sa inyo. Papagliwanagin niyo ang aming isip kung mayroong bahaging may kadiliman. Itama niyo kung mayroong kaming mali. Huwag kami lagi, Lord, mag-moralize, mag-judge, mag-police ng aming kapwa. Kundi maging tulad kami nitong ama sa kwento. Mabilis mag-restore. Mabilis magbigay ng blessing kahit doon sa nagkamali pa man. Kahit doon sa malaki ang maging pagkukulang. Turuan niyo kami, Lord, to relax. To rest. To be restful and be at peace knowing that you love us. At kung sa aming kalagitnaan, Panginoon, merong kailangan bumalik sa inyo, magbalik loob, nawa ngayon din, bumalik na. Huwag na magpatagal. Huwag nang bumwelo-bwelo pa o huwag nang magpa-condition-condition pa, kundi as is, where is. Trusting you, knowing that you love us, ay bumalik kami sa inyo agad-agad. At tatanggapin namin, Lord, ang inyong restoration, ang pagbubuo muli sa mga nasira, ang pagkukumpleto sa mga nabawasan, ang pagpapaganda sa pumangit at pinapangit namin. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, kung anong kahulugan ng kwentong ito ni Jesus sa ating mga personal na buhay. Tayo ba yung anak number one na kailangan bumalik? Bumalik! Tayo ba yung anak number two na akala natin ang tama-tama natin pero baluktot pa lang ating isip? At hindi pala natin kilala ang Ama, kilalanin, magbalik loob. Pareho lang silang dapat bumalik. Pero yung isang anak, bumalik lang yung katawan, hindi yung loob. Yung isang anak na hindi umalis, malayo pala ang loob, siya ang kailangan talagang bumalik. So alin tayo sa dalawang anak na ito? At isipin natin, mga kapatid, kung paano natin ibabahagi ang pag-ibig ng Ama sa mga kaibigan natin, kapamilya, sa mga kapatid sa church. Isang pag-ibig ng Ama na mapagpatawad, mapagbigay, a kind of love that restores, that redignifies, and re-elevates the status of the beloved. In silence, ponder the meaning of this story in your own life.